Ngayong idiniklara na ang panahon ng tag-ulan, maaari nang gamitin ng mga motorcycle rider ang emergency laybay na bubuksan sa publiko sa ilalim ng flyover EDSA, C5 at Commonwealth Avenue sa buwan ng Hulyo. Ang emergency laybay ay pansamantalang silungan ng riders para humimpil sa panahong may malakas na mga ulan. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, tugon ito sa hiling ni na One Rider Party List Representatives Bonifacio Busita at Roge Rodriguez para sa kaligtasan ng mga rider at para maiwasan na rin ang kumpulan o siksikan ng mga motor sa ilalim ng tulay at foot bridges na mas delikado para sa kanila tuwing maulan. Ginawa ni Artes ang panawagan kasabay ng pag-inspeksyon nito sa bubuksang emergency laybay area sa EDSA Quezon Avenue flyover. Target ng MMDA na maglagay ng mas maraming emergency laybay sa buong Metro Manila. Kasama rin nag-inspeksyon ng MMDA si Attorney Jauro Castro na nangakong mag-donate ng 10 motor at bicycle shop rito na lalagyan ng repair tools gaya ng compressor na libreng ipapagamit sa mga rider. Pero meron din ang MMDA na nagawa. Hindi, okay, at least yung MMDA sa Angas. Oo. Inuna na natin yung sa kapag na Robinson's Galleria. Sa Tikas. A week ago, sumulat ko ang One Rider Party List sa atin, sa MMDA. Nag-inquire sa status ng ating pong ipinangako ng mga motorcycle laybys at yung pong motorcycle repair shop. So, nandito po tayo ngayon para ipakita kay Congressman Boni Busita at kay Congressman Rod Sanchez yung ating pong mga proyekto para po pagdating ng tag-ulan may masisilungan po yung ating mga motorcycle riders instead na sa mga ilalim ng MRT kung saan delikado ay tayo ay mag-provide ng maraming espasyo para sa kanila. Dito po, hindi lamang si EDSA kundi sa mga iba't ibang lugar para po safe kung sakaling sisilong sila sa tag-ulan. In fact, nakita po natin kanina sa kanila yung ating pong bicycle and motorcycle repair shop na ating pong gagawin. Hindi lamang po din si EDSA, sa C5 at sa mga pangunahing lansangan para po masis ang ating mga motorcycle riders at bicycle riders kung sakaling po na masiraan or malakas ang ulan. So, sino sa inyo una? Kong? Yung mas wapo na lang. Okay, watch mo na. Pero siya ang sumulat sa atin po. Yun yung boss, amin. Ang magiging joint effort ng MMDA and ang ASPO. I understand sila po mag-donate ng bicycle repair station. Ito ay lumalabas dahil sa nangyari po last year, yung ating discussion. Ito po yung silungan ng ating mga riders at pasayin na rin po ng MMDA sa amin. Again, magkukuha na magkatuloy na po itong proyekto. Tutuloy itong simulan ni then MMDA Secretary Avalos and natutuwa ko ang katabi na tulad ng commitment ng MMDA last year, patuloy po ito. More important po siguro na yung bicycle repair station na ito doon ito ng bus ay yung commitment po na itong 6 spots along EDSA plus many more, about 14 sa EDSA, NCR. Talagang mag-clearing operations po talaga, mag-clear nila yung overpass. Siyempre, meron po tayong mga issues with other government stakeholders about the usage of overpass, pero may assurance po kami from the chairman na magagawa ng paraan po ito. So, we are still looking forward to this and sana po patuloy po kasi malapit po talaga tag-ulan ng
yun na po sa amin, I guess. Ano, kung mapapansin po ninyo ng mga nadaang panahon, parang puro kwento na lang, no? Pero ngayon, talagang nag-aksyon. And in fairness naman po sa chairman ng NMDA kay Attorney Dondon Artes, ito po ay hindi na bago sa atin. Noong mga nagdaang months pa lang, kanya na ito inaksyonan. Pero mukhang hindi siya satisfied, kaya talagang pinapaganda pa at nag-provide pa, nadagdagan nila ng motorcycle and bicycle free repair shop. Kaya talagang napakaganda na ang MMDA sa pamumuno po ni Attorney Dondon Artes ay talagang dinidinig ang mga hinaing at pangangailangan ng ating mga kapatid na riders. Kapalit nito, umaasa po tayo na yung ating mga kapatid na riders ay magko-cooperate sa MMDA sa pamamagitan ng pagrespeto sa kanilang enforcers at pagsunod sa mga batas trafiko. Para sa ganon, mas mapalawig po at mapataas natin ang magandang relasyon sa pagitan ng MMDA personnel and hanay ng mga motorista.